Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Ngayong araw samahan niyo ako dahil nag-request ng mga bata ng may sabaw naman. Kaya naman eto, napaluto ako ng sinigang na maya-maya with miso. Sino rito yung mahilig sa sinigang na may miso? Talaga namang ang sarap tapos ang bango. Pero hindi lahat kumakain ng may miso. Pero ako gustong gusto ko to, lalo na kapag yung sabaw napakasarap higupin. Kaya naman eto, buti nakabili ako sa palengke na sariwang original na maya-maya. Kasi dalawa yung maya-maya. May maya-mayang matinik. Although may tinik rin naman to, pero may maya-maya na original. Ayan. So, ito yung nabili ko. Mahigit isang kilo to. Kaya naman, nung nakita ko, sabi ko, eto, napakasarap nito sa bawan. Kaya naman, ito yung naisip ko, sinigang sa miso. Pagkatapos kong mahugasan, napakasarap nga naman kumain ng sinigang, lalo na kapag kumpleto sa ricado. So, eto nga, nagagayat ako rito ng kamatis. Lalagyan ko rin to ng luya, sibuyas. So, inuna ko yung sibuyas. Sibuyas kalahati lang kasi malaki itong sibuyas na aking gagamitin. Then, susundan ko rin ng mga hindi naman ganun kalakihan na luya para pantanggal ng anggo o lansa ng ating isda. Kasi itong maya-maya, malansa talaga siya yung amoy niya. Kaya kailangan marunong kang magluto nito. Then, pagkatapos ko nga makapag-ready ng aking mga sahog, nagsalang na tayo ng ating paglulutuan. Una kong ilalagay ay yung ating mantika na 2 kutsara. Then, hintayin ko lamang yan na uminit. At kapag umiinit na, ay susundan ko na ng ating ipanggigisa. Yung sibuyas at yung ating luya. So, yung iba hindi kumakain ng may miso kasi nga daw, yung anggo, ayaw nila parang may, sabi nila parang lasang panis daw. Pero ako kasi nung natry ko to, may nakainan ako nito, talagang nasarapan ako. Kaso nga lang, ang problema mga manay, wala akong mabilhan sa palengke ng original na miso. So, kung saan na kami naghanap, kaya ang ending, napunta kami sa sinigang mix with miso. Then, sinunod ko na yung kamatis. Sarap kasi talaga sa sinigang kapag may kamatis. Kayo mga manay, paano kayo magluto ng sinigang? Sasangkot siya ba kayo? Nagigisa ba kayo? O diretso na pakulo? So, kapag nakikita nyo nang lumalabas na yung katas ng kamatis, ayan, yung talagang nalalabog na siya sa init, saka ako rito maglalagay ng tubig para naman aking pakukuluan. So, mga 1 litro mahigit ito. Tapos, hintayin kayo na kumulo kasi mas maraming sabaw, mas masarap. Then, balik nga tayo sa miso natin, no? So, ang sarap kumain ng miso na sinigang, pero yung iba ayaw nilang kumain. Pero ako gustong gusto ko to mga manay. So, kapag kumukulo na, lalagay ko na po yung ating isda. So, haluin ko muna. Bali dito, ang ginagamit kong pampalasa, patis po mga manay. Pero pwede rin naman ang asin. So, nilagay na natin yung isda. Pwede rin naman, kung walang maya-maya, pwede rin po kahit tilapia, bangus, pwede rin po kahit tuna, pwede rin kahit tambakol. Kung ano yung isda na gusto nyong isigang, ay pwedeng-pwede rin naman. Pero ngayon nga, di ba, kapag palapit na ang mahal na araw, nagmamahal talaga ang mga isda. Pero eto nga buti, sakto, mura pa itong pagkakabili ko sa maya-maya. So, hahaluin ko lamang po muna. Then, titimplahan ko to ng patis, pampalasa. Pero again, pwede nga kayong gumamit ng asin. Or kung ano mga pampalasa na gusto ninyo sa inyong sinigang. Mas mainam nga kung mas maraming kamatis. O kaya, napakasarap din kapag sinigang sa bayabas. Sino sa inyo yung kumakain ng ganon? Yung iba ayaw din kapag yung anggo daw ng bayabas, hindi raw nila gusto. Pero ang sarap nun, lalo na kapag sinigang na bangus sa bayabas. Next time, yun naman yung gagawin natin. So, pagkatapos kong timplahan ng patis, tatakpan ko muna to. Then, hayaan ko muna naman at least 5 minutes. Then, after 5 minutes, mga manay, so, i-check na natin. Talaga namang nagugutom na ako rito sa part na to. Ayan, oh. So, ang bango na. So, nakaready na rin yung mga gulay na ilalagay ko. Una ko munang ilalagay yung ating sinigang sa miso. So, dahil wala nga akong mabilhan dito ng real na miso, yun sana yung maganda, yung miso talaga na nabibili sa palengke. Pero, eto na lang yung ginamit ko, yung sinigang mix with miso.
Pero kung may makita kayo noon, yun ang gamitin ninyo. Mga dalawang kutsara noon para dito sa ating recipe. Then mix lang natin. So sa timpla, kayo na lang po yung magtansya kasi hindi tayo pare-parehas ng timpla. Pwede nyo pa yung dagdagan ng asin. Depende sa panlasa ninyo. So nilagay ko na rin dito yung kangkong. Then susundan ko na ng ating pechay. Pwede rin kayo maglagay dito ng talong, sitaw, labanos. Para mas maraming gulay, mas masarap. Tapos ang sarap nito lalo na kapag merong patis, tapos kalamansi na sausawan, tapos may sili. Panigurado. Napapa-early rice ka rito pag ganito yung ulam mo. So, lalagay na rin natin ng siling berde. Hindi ko nilahat. Yan, mga 5 piraso lang. Then, tatakpan ko lang muna ng mga 2 minutes at pwede na itong iserve. Ayan, after 2 minutes. So, ganun lang yung pagluluto ko para hindi po malamog o ano ba yung ma-overcook yung ating gulay para naman manamis na miss. Titikman ko muna kung sakto ba yung timpla natin. Sarap na. So, sa akin, saktong-sakto na kasi gusto ko talaga pag kumakain ito, may patis, kalamansi, tapos sili. Siyempre, magsaserve na tayo dahil kanina pang nakaabang yung mga kasama ko rito sa bahay. Kaya naman mga manay, try nyo to. Magluto na kayo dyan sa inyong bahay or kaya kain po tayo, sabay-sabay tayong kumain. Isang masarap na ulam na, again ha, sabi ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng mga isda na paborito ninyo gaya ng bangus. Ayan, kung ano mga isda na pwedeng isigang, eh pwede naman nating gawing ganito. Para naman maiba naman, di ba? Lalo na kapag meron tayong mga chikiting, na kadalasan po talaga problema natin pakainin, sabaw lang kahit papano, eh masustansya na kapag pinakain natin. Ano? Itong ulo na to, ako lang po talaga mahilig sa ulo, lalo na kapag mga bangus, ayan. So, iserve na natin yan. Tapos, damihan natin ng maraming sabaw. At gusto ko po talaga sa siling berde ganyan, yung hindi siya labog or lamog. Kasi gusto ko siyang pinapapak, sinasabay ko siya sa pagkain. At pwede na itong iserve ang ating sinigang sa miso na maya-maya. O ayan mga manay, kain po tayo ha. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kaya sa mga nanonood ngayon na nag-iisip kung ano yung pwedeng ipang ulam na madaling lutuin, aba, itry mo na itong ating recipe. At paniguradong kapag natikman ng pamilya mo, lalo na sa mga hindi dyan mahilig sa karne, ay bagay na bagay ito. Mapapa-only rice ka na, talaga namang mapapaulit ka pa sa pagluluto. So, ayun na nga po mga manay. Hanggang dito na lamang po at magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!